kumusta mga chong, mga chang? At ngayong araw ay may gagawin po tayo. Ayan, may nagpadala sa atin na gitara, acoustic. So, from Clifton, this is A-Series. So, this is A2. Ayan. So, ito po siya. Ayan. So, bagong bili lang niya to. And pinapasetup niya sa atin. Dahil medyo mataas yung action. Hindi medyo, sobrang taas ng action. So, papakita ko sa inyo gano'ng mataas yung action. Maganda naman dito sa A2 na Clifton is naka-bonnet na siya, no? Yun yung maganda sa kanya. At saka yung saddles niya is naka-bonnet na din. Ang kanyang ano, rosewood din, yung bridge. And I think maganda naman yung pagkakadikit dahil merong iba kasi talagang umaangat agad, no? Umaangat agad yung bridge, eh, bago pa lang, no? Kakabili pa lang nila. Yun lang, medyo sablay lang sa dito sa frets, no? Kasi yung paglagay ng frets, meron pang ito, mga nakalutang to. Yan, nakalutang pa. No? Yun pa. Tapos, medyo nasa blend lang ako dito. Kung mapapansin nyo yun dito, yan. Yan. Yun, no? Naka-angat, no? Kailangan kasi yan, naka-pantay talaga. Naka- yung slot ng kanyang bonnet nakalapat na lapat, no? Medyo nakaangat tong banda dito. Ayan, ayan. Yun lang. Yun lang yung masasabi ko sa kanya. Yun lang medyo nagkasablay. Tsaka sa frets. Pero magagawa naman ng paraan tong sa frets, no? So, tignan natin yung magagawa natin sa kanya. At, yun. Tignan natin, no? Kasi ngayon, nakatono na to. Pero, medyo pangit pang sa kamay tsaka naka-arrow, no? Pwedeng gawing ano yan, no? Sige nyo. Gawing arrow yan. Taas. Mataas pa. So, tingnan natin yung mga nagagawa natin mamaya. Let's go! Isa sa mga pinagmamalaki ng mga mahaling gitara, no? Yung smoothness din itong gilid. Yan. So, pag, ano, dapat walang talas yan kapag hinahawakan mo. So, meron talas dito. Yun. So, ang technique para, yan, para malaman kung walang talas yan, no? So, ito dapat. Kasi mas sensitive to, eh. Itong part na to. Kesa dito. Kasi may mga kalyo-kalyo na yan or, di ba, maraming pinangahawak mo yan na kung ano-ano, pinagbubuhat, diba? So, pag ito, medyo hindi mo mararamdaman, eh. Pero pag ito yung pinang-ano mo, maramdaman mo yung mga talas dyan, eh. Diba? Ayun, oh. Bale, isa sa paraan para malaman kung may fret badge, no? I-straight nyo muna tong neck. Yan. Pag na-straight nyo na yung neck, tsaka nyo ngayon sisipatin. Yan, oh. Hindi siya gumagalaw, diba? Sabihin, wala. Sabihin, ito, tumutunog. Narinig nyo? Ito wala. Diba? Ito. Sabihin, nagsisisos siya. Sabihin, mataas tong part na to. Ito, mga mabababa. No? Ito, wala. Wala. Ito, meron. So, yun yung pag-check, no? Ang tawag dito, fret rack, no? Para at least, ayan, no? Makita mo kung sino yung hindi pantay. Hindi tayo nanguhula. Pag na tayo ngayon sa fret leveling, pero bago yun, isulatan muna natin sila. Ayan. Isulatan muna natin tong fret
fret wires para malaman natin kung gano'n na tayong kadip at saka para malaman natin kung sino yung mga hindi leveled, no? Medyo in-adjust na rin natin, nilubog na rin natin yung ibang ano kanina, yung mga matataas na hindi leveled, dahil sayang yung frets eh kapag nirekta natin na inaagad natin yung net level, no? So ayan, after nyan ile-level na natin siya gamit naman yung ating to. So ayan, leveling file. Pero ayan pantay na lahat. Ayan. So isa pa sa maganda dito sa Krypton na A series nito is yung top niya is solid sitka proof, no? So it gives you a brighter tone, no? Yun, maganda. Para sa halaga din niya na magkano lang, mga 5,000 lang yata to. Kasi wala tong pickup eh, no? Pero alam mo yun, pwede tong lagyan ng pickup, depende sa desire mo, no? Siguro gagastos ka lang ng palagyan mo lang ito ng pickup na Fishman na original. Gagastos ng 3.5 pa, mga 8.5 yan. Solid na yung pickups mo, saka solid din yung top mo. So panalo na to para sa ano, para sa price niya. So tapos na natin linisan. Ayan na. Yun o. So tapos na natin linisan. Nalinisan na natin yung ano niya, fret wires, tsaka fret leveling na rin tayo. Tsaka ang maganda dito, ayan, nakabunat na siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mas magandang sustain, no? Mas maganda lang yan kung i-upgrade pa natin sa task nut. Pero for sa price niya, sobrang solid na nito. Ayan. Lagyan na rin natin ng lemon oil. Then shout out sa Music Nomad. So bale, tapos na natin setup itong Krypton. Ayan, hindi ko pa tinatanggal yung mga sobrang sustain. Ayan. So ito na yung setup niya. Ayan, so baba na. So nasa 1.5 na siya. Na-intonate din siya. Ayan, o. So, mas makalansing ngayon siya. Dahil solid din yung top niya, eh. Feel yung tunog. Ayan. Saka mas maayos na sa kamay. Hindi na katulad nung una. Dahil nung una, nasa 2.75 to 3 eh.
i-play. Sobrang goods to para sa 5,000-6,000 na price. Solid body. Kasi nung mga sinaunang araw, wala ka makikitang solid body. Puro laminated, no? Ayan. Sobrang ganda. Gara. Gara nito para sa 5,000 to 6,000.